Contoh, tapi ini kata. Magandang umaga sa inyong lahat, mga Pilipinong musmus. Sabi ni Pablo, mga Pilipinong mangmang, walang alam, walang natutuhan. Kaya dito sa aming pag-aaral sa oras na ito, nandito kami sa Angga. Angga ng Paumbong. At iayag ang mga pasya ng Diyos noong una pa panahon hanggang ngayon ay tumatalab. Naramdaman at nangyayari na. Okay? So, ito mga bagay na ito, siyang gusto ng Diyos na malaman yung lahat upang sa gayon marunong kayong matakot, matuto kayong matakot sa Diyos at tumalima sa Ebanghelyo, dahil ito ay batas at patuntunan na dapat niyong malaman. Ang pamagat yan ay pagpapala sa pagsunod. So, ibasahin mo nga. O, pagkinaan niyo mabuti ha. Kung kayo sumunod sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, meron kayong papalain. Ano mga papalain ninyo? Dahil niya pamagat, pagpapala sa pagsunod. Ang mga pagpapala na ito ay mangyayari kung kayo ay sumunod. Si Tuloy. Sa Levitico 26:1, pamagat, pagpapala sa pagsunod ay pinangako. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. O haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Okay, alam yung matunayan. Yung iba, sabi nila, rebulto. Yung iba naman, monumento. Alright. Yung iba naman, nung unang panahon kasi, gumagawa sila ng paraan para sumamba sila. Ano man nilagay nila sa altar nila, yun ang kanilang sasambahin. Kaya ngayon, sa panahon natin, lahat yan ay pinupulaan. Sige, tuloy mo. Inyong ipangingilin ang aking mga sabat at inyong igagalang ang aking santuwaryo. Oh, ako ang Panginoon. Ang sabat na yan ay meeting. Hulong. Ang Diyos ang naglagay ng meeting at siyan magbibitaw ng mga silita na dapat pakinggan ng tao sa araw ng meeting o pulong o sabat. Kaya ang pulong o sabat, pag-uusapan kung ano ang ikabubuti at ikasasama ng tao at malayo siyang mamili kung anong gusto niya, masama o mabuti. Kaya dito ngayon, mabuti ang ibinabalita ng Diyos. Ituloy mo. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalagpak nga po ng ulan sa kapanahunan. Oh, malinaw ah. Ulan lang, hindi bagyo, hindi tornado, hindi Odit, hindi Yolanda. Ulan lang. Ba't may halong bagyo? Dahil yan ay parusa na sa pagsuway. So, kung ulan lang, patubuhin niya ang mga halaman, kahit na anong uling halaman, punong kahoy, o palay, o isda, makinabang ang tao dahil hindi binabaha at hindi mapipirwiso ang mga halaman. Kung ulan lang, pandilig lang yun. Ituloy mo. At ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. Oh, ibig sabihin, hindi mga bubual ang mga punong kahoy. Tingnan nyo, pag lumabas yung bagyo, anong mabual? Hindi lang bahay, punong kahoy, nakabual lahat yan. Ano nga yung pakinabang nyo kung mabual lahat yan? May pakikinabangan pa kayo? Ano pa? Sige, balik. At ang
ang inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-ani ng mga ubas, at ang pag-ani ng ubas ay aabot sa paghasik. Eh, anong ibig sabihin yun? Lahat ng inani nyo sa ubas o palay o anuman na ginawa nyo, yung inani nyo, hindi maubos kagad. Hindi maubos yung pagpinagbili ninyo, naipon ninyo hanggang sa susunod na pag-ani. Abot-abot yan. Tuloy. At kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana, at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. O, gugutumin ba kayo kung abot-abot yung ani? Hindi ka mukha ngayon, kaani lang, naubos yung inani. Bakit? Dahil pambayad ng utang. Hindi ba ganyan, karamihan? Inihintay niya yung ani para makabayad ng utang. May utang na naman. Sa susunod na ani, kinakapos pa siya ng pagkain, hindi masagana. Dahil walang sumusobra. Ituloy. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. O, see? Ano yung kapayapaan? Walang magnanasang magnakaw sa iyong ari-arian, walang magnanasa akyat bahay gang, o anumang manghuldap sa iyo sa daan, dahil ang tao ay may takot na sa Diyos. Ituloy. At mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo. O ano, ibig sabihin niya, mahiga kayo, walang manggagambala sa inyo na engkanto, o kaluluwa, o patay, o anuman na kulam o mangkukulam gagambala sa iyo. Ituloy. At aking papawiin sa lupain ng mababangis na hayop. O, sino yung mga mababangis na hayop? Maging engkanto, maging tao, magiging mabait lahat yan kung tayo'y masunurin at yan ninyong papalain. Ituloy. Ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak. O, ano yung tabak? Yung galit ng Diyos ay hindi darating sa inyo. Yung tabak ng galit niya ay salitang matatalin. Ituloy. At ahabulin ninyo ang inyong mga kaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak. Alright. Ito, nung unang panahon, dahil usong-uso yung mga digmaan ng mga rebelde at mga sundalo. Alright. Nag-ahilap yan nung unang panahon. Sa ating panahon ay ganun din. May rebelde pa rin. And mayroon tulisan at magnanakaw, mayroon mababangis na tao na harang sa inyo sa daan. Yan ang ating panahon. Pero yan ay papawil ng Diyos lahat yan kung kayo'y masunurin. Ituloy. At lima sa inyo ihahabol sa 100,000. At 100,000 sa inyo ihahabol sa 10,000. Alright. Nagaganap ngayon yan. Tandaan nyo ha. Dahil ang mga tinatawag ninyong ano yan? Yung tinatawag ninyo na yung mga patay na lumalakad? Zombies. Sila yan. Yung mga zombies na yan ay mga salot na darating sa isang lugar at sasalutin kayo. At marami yan. Pero kung kayo masunurin, bibigyan kayo ng kapahingarin ng Diyos at mapalayas yung lahat yan. Ituloy. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. O, ano yung tabak? Orasyon, salita ng Diyos. Pag-ibigin niya sa inyong kapangyarihan na yan, isa lang bulong ninyo, mabuwal lahat yan kung ibigay sa inyo ng Diyos ang karapatan. Ituloy. At lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo. O, see? Ayaw nyo ililingapin kayo? Alaga, ano yung ililingapin? Aalalayan, susubaybayan, at poprotektahan. Ano ba? At pararamihin ko kayo. O, pararamihin? Walang mamamatay sa sakit, bata man matanda. Namamatay ang tao kung matandang matanda na at talaga nasa tandang edad na. Pero yung mamamatay na bata, ay hindi kanais-nais. Tandaan nyo ah. Ituloy. At papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Oh, ano yung tipan? Siya yan. Yung 10 utos, yan ang tipan ng Diyos.
Ano ang nakalagay doon? Kanyang pagpapalain ang libu-libong umiibig sa kanya at kanyang paparusan ang libu-libong napupuot sa kanya. Yan ang tipan. Kayo ba'y napupuot sa hatol ng Diyos? Kayo ba'y napupuot sa mga pasyan ng Diyos? So, kayo ang kaaway ng Diyos. Pero, sumasang-ayon kayo sa mga tipan ng Diyos, mayroon kayong papalain. Ano pa? At kakanin ninyo ang malaong kinamalik. O, ano ibig sabihin niya? Sagana ang buhay. Masagana ang buhay. Mapayapa ang buhay. Ayaw niyo yun? Sige, tuloy. At inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. O, luma na kailangan, makain na. At palitan ng bago. Di sagana nga. Prosper. Ay, prosperous, sabi niyo. Prosperous. Masagana. O, ngayon, kinakapos lahat ng tao dahil wala sa kanila itong pagpapalain. Ituloy. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo. At hindi ko kayo kapopotan. O, anong tabernakulo? Maaring sambahan. O maaring kasangkapan ng Diyos sa kanyang gagamitin. Tabernakulo yan. Yung templo ng Diyos, kagaya ni Jesus, yan ang templo ng Diyos at yan ang kanyang tabernakulo. Noong panahon yun, sumasama ang mga tao sa harapan ni Jesus dahil siya ang tabernakulo ng Diyos na maghayag ng kanyang salita. O, alam ba ninyo ito? Ang tabernakulo ng Diyos, noong unang panahon, ang tawag ay propeta. Ngayon, sa ating panahon ay medium. O ano meaning ang medium? Ang medium ay an inspired interpreter of God's word. O, kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanya, yun ang sasabihin niya. Kahit naakyat sa langit, at kung anong bilin ng Diyos sasabihin niya, yun ang sabihin niya. Alright. Mayroon ba kayo niyan? Wala kayo. Kaya kayo, hanapin na ninyo siya kung saan siya naroon. Dahil siya'y nananahan sa isang tao na tapat. Nandun sa San Juan 14:21 hanggang 23. Diba sa'yo? San Juan 14:21 hanggang 23. San Juan 14:21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya iibigin ko at ako ay magpapakahayag sa kanya. O ano yung magpapakahayag? O, pwede magpakita sa iyo, pwede magkipag-usap sa iyo kung iniibig mo siya at tumarin mo kanyang utos at magpapakita sa iyo at maghayag ng kanyang salita. Yung Panginoon. Si Judas, hindi ang Iskariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Ano ibig sabihin nito? Itong taong ito na si Judas Tadeo, may malasakit sa tao. Kaya sabi niya sa Panginoon, Panginoon, what sa amin lang? Hindi pa pwede yan sa dami ng tao yan. Anong sabi ng Diyos? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya iibigin ng aking ama, at kami pasasa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Alright, maliwanag ha? Mananahan ang Diyos sa kanya o doon sa tao na umiibig sa kanya at sino man na sinabi niya kahit na kayo o kahit na sino sa inyo hindi lang isang tao kundi maraming tao ang inaalok dito sino man pwede niyang gawin dito kung ipagkita niyo ang pag-ibig niyo sa kanya. Maliwanag ba? Dahil na magitan ng isang taong mapagmalasakit naman sa tao,
Bakit sa amin lang, Panginoon? Hindi ba lahat, lahat ng tao? Pinahulakan ng Diyos. Kaya itong hulak ng Diyos ito, para sa inyo lahat ito. Buong sangkatauhan, ang offer ni Judas na kayo naman ay makarinig ng salita ng Diyos at ng Diyos maging mapasa inyo rin. Kaya lang, may kondisyon. Ipakita nyo ang pag-ibig nyo sa Kanya. Ha? Dahil nandun, nakasulat sa binasa natin kanina, pagpapala sa pagsunod. O, nakita na. Yan ang papalain ng mga masunurin sa Diyos. Alright. Ano pa ang gagawin ng Diyos? Tuloy ko na lang. Oo. At lalakad ako sa gitna ninyo. O, ayaw nyo yun? Susubaybayan niya tayo lahat? Kung Pilipino tayo, buong Pilipinas, lalakarin niya yan at babantayan niya tayo. Ano pa? At ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Oh. Ayaw niyo yun? Bayan. Bayan ng Diyos, hindi bayan ng demonyo. Hindi bayan ng taong walang utak. O sino mga taong walang utak? Yung mga namamahala sa ating panahon. Walang utak, wala silang alam tungkol dito. Sa pahayag ng Diyos ito mula pa noon at sinasariwa ngayon dahil itong salita ng Diyos. Ha? Ang sabi ni Kristo, maparam man ang buong dingding, mawala man ang buong dingding, ang salita ng Diyos ay hindi mawawala kailanman. Nandun sa Matthew 5:18. Mateo 5:18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. See? Lahat na nakasulat sa Bibliang ito, magaganap. Isang tuldok, isang kudlit, mawawala yan. Hindi mawawala yan. Permanent kasi yan eh. Kaya naparito si Jesus noon, ipinakilala niya sa tao, doon sa 17. Baba mo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. O, hindi ba yan ang binigay na halimbawa ni Jesus? Hindi siya naparito para labagin ang kautusan, ang Biblia, kung tawagin, kautusan yan. O kayo naman, naparito kayo para labagin ninyo lahat yan. Kaya si Jesus, binigay sa atin ng Diyos upang isang magandang halimbawa o influence, kung tawagin, para sundan natin ang kanyang ginawa. Dahil yun ang sinabi niya sa San Juan 14:12. San Juan 14:12. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya at gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sama. So, maliwanag na si Jesus ang unang tumupad sa Biblia. Kaya sumasampalataya ba kayo kay Jesus? Kung sumasampalataya kay Jesus, sundan natin ang kanyang ginawa. Yun ang gusto niya. Gawin din naman natin yung ginawa niya. Huwag tayo pa rin na parito para labagin niyang Biblia na yan, ha? Kautusan. Kundi upang ganapin. At pag ginanap natin yan, tabuin natin yung pagpapala. Dahil yun, ang minisyon ni Jesus na inutos ng Diyos sa kanya, nasa San Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yun.
ang ginagawa niya, magliligtas sa mga tao kung sundin ng tao ang kanyang ginawa. Kasi, dahil hindi tayo naparito para hatulan niya tayo, kundi upang iligtas niya tayo sa pamagitan ng kanyang pagpapaliwanag at ng mga salita ng Diyos at paggawa ng salita ng Diyos at dapat dating tularan. Alright. Sige, tuloy mong basa. Doon sa Levitico, lo? Hindi, doon sa Tanuan. 14. 3:16. Tuloy mo yun. Dahil hindi sinugo ng Diyos upang hatulan tayo, kundi upang tayo iligtas niya kung sundan natin ang kanyang ginawa. Sige, tuloy. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Oh, ano yung hatol na yan? Hindi ba nakalagay sa Levitico? Mga sakit? Yun ang parusa ng Diyos, ganti ng Diyos sa mga hindi tumatalima. Oh, sibasahin mo sa Levitico ngayon. Yan ang tamuhin ng mga taong ayaw tumalima kay Jesus. Kaya na pa rin doon siya upang ligtas tayo. Pero kung ayaw nyo, yan ang tamuhin nyo nakalagay doon sa parusa sa pagsuway. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. Oh, maliwanag. Ipinaliwanag na sa tao ang parusa pagsumuway. Ano ang parusa ang kakamti ng tao pagsumuway? Tuloy mo. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Oh, anong ginawa ng Diyos? Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak. Oh, ano yung sindak? Pagbagyo, masisindak kayo. Pag lumindol, masisindak kayo. Totoo ba yun? O ano pang kinasindak nyo? Yung COVID? COVID-19. O yun, nasindak kayo, di ba? Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Dahil sinabi na nyo sa akin, magpapasapit siya na sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. Eh, paano naman kasi sinunod yung patalastas ng doktor? Ano yung patalastas ng doktor? If symptoms persist, consult the doctor. So, ang nasunod nyo, yung panliling lang ng mga doktor, pambubula. Hindi naman nila pampagali yung COVID eh. Konsulta kayo ng konsulta sa doktor. O, kung hindi kayo magkonsulta, aabangan kayo sa daan. Anong ginagawa nila? Yung ginagano na parang baril. Thermometer. Alright. Pag may sinat ka lang, thermometer yun yung sa ulo. Rapid test. O, pag may sinat ka, huli ka na. May COVID ka na. O, nakita na. Ito yan. O, yan ang nangyari. Nasindak na kayo. Nangamatay ang marami. Meron pa dyan nauna eh. Anong nauna dyan? Hindi ba yung COVID? Ay, ano? Yung ano? Dembaksya. Dembaksya. O, nauna yung dembaksya sa COVID. Ilan namatay sa dembaksya? Marami. O, hindi pa kayo nasindak? Anong gusto nyo? Pisti sign? Ha? Pisting tao gusto nyo? Eh, nakasulat sa libidin ko. So, kung ayaw nyo maganap yun, tuparin niyo yung bilin ng Diyos kay Moises. Dahil yan ay sinulat din ni Moises. At si Moises ang kausap ng Diyos yan sa libidin ko. Ano ang sinabi pa rin ng Diyos sa kanya sa Horeb? Papagpisanin mo sa akin ng bayan. Ano yung papagpisanin? Titipunin sa araw ng Linggo o Sabat, Sabado, para makinig kayo ng kanyang salita upang kayo mag-aral na matakot sa kanya, dahil yan ay kakilakilabo na Diyos yan, pumapatay yan. O, hindi kayo nasindak. Dahil siya ay may karapatan na pumatay. Nandun sa Deuteronomio 32, 39. Hindi kayo takot sa kanya.
Takot kayo kay mayor, takot kayo sa doktor, takot kayo sa pulis. Pero di kayo takot sa Diyos, mga ingot. 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. O, hindi ba kayo takot yan? Hindi kayo hahanga doon sa sinabi niyang pangalawa. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Pagkatapos, magmagaling na kayo, ayaw niyo sumamba. Ano kayo klaseng tao? Tanga. Nagpapaliwanag na nga. Hindi niyo pakinggan ang paliwanag. Pero yung paliwanag ng mga bubo, siya pinaniwalaan niyo. Ano yung paliwanag ng mga bubo? Walang lalamas pag walang face mask. O, yan ang mga bubo. Pinaniwalaan niyo. Naka-face mask kayo lahat. Marami nang reklamo. Dahil pa yung pag may lagnat ka, naka-face mask, naka-face mask ka. Anong nahihinga mo? Yung nasa kalooban mo rin ng katawan, ang nahihinga mo. Balik-balik lang sa katawan mo. So, panluloko lahat yan. Kung may lagnat ka, dapat ihinga mo para lumabas, babalik pa rin sa'yo. O, yan ang gusto nyo paniwalaan. Alright. So, ngayon, ito nakatala sa Biblia. Kung di nyo paniwalaan ito, walang maliligtas sa inyo. Dahil ang Biblia na yan, lumang tipan si Moses, bagong tipan ay si Jesus. Ano yun, bagong tipan ni Jesus? Hindi sinugo ng Diyos yan para hatulan ng salimutan, kundi upang ang salimutan ay maligtas sa pamagitan niya. E ayaw nyo, lumang tipan, bagong tipan, ayaw nyo pare-pareho. Ano kayo, itang mga tao? Normal ba kayo o abnormal? Lasing ba kayo o adik? Ang adik, hindi niya alam kanyang ginagawa. Ang lasing, ganun din, hindi niya alam ginagawa niya. Hindi ba na kayo lasing? Hindi pa nyo, hindi nyo alaman yung ginagawa. Baka kayo adik. Adik sa pera. O, yan kayo na adik. Adik sa kalayawan. Adik sa kalayawan. Adik sa lakwatsa. Yan ay ayaw ng Diyos yan. Kaya gusto ng Diyos ay lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Roma 8:4. Roma 8:4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Oh, so, doon tayo lalakad ayon sa batas at palatuntunan ng banal na Espiritu. Oh, maliwanag ba? Anong ginagawa nyo? Nilabag ninyo ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos magdasal kayo, Ama namin, nasa langit ka, diyan ka lang, huwag mo kami pakikilaman, sundin namin, lalim namin, huwag nang sayo. Yung ba magdasal? Hindi ba si Jesus nang turo yan sa dasal na yan, Ama namin? Ano sinusunod nyo? Yung kalooban ng Diyos o kalooban ninyo? Kalooban. Ah, so, sinungaling kayong mananata, panatayan eh, na itinuro ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang mananata na hindi makatupad. Sundin ang loob mo, kamot, tapos hindi ka makasunod. Basahin mo ang Biblia, baka sakaling makasunod ka na. Alright? Dahil yan ang bilin ng Diyos kay Propeta Josue 1:8. Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Oh, bakit? Dahil kailangan mo matutuhan lahat na makasulat yan para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ituloy. Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy,
iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. O, ano yung ibig sabihin? Giginhawa ang buhay mo. Magkaroon ka pa na magandang kawakasan. Hindi ka maaksidente. Hindi ka atakihin. Bigla, mamamatay. Hindi ka masagas. Hindi ka hold up. Hindi ka magkakasakit. Dahil magandang kawakasan ang abutin mo. Maliwanag ba? So, itong aral na ito na binigay sa ating panahon, sa oras na ito, maliwanag yung sinabi niya, pagpapala sa pagsunod. Dahil kung di ka susunod, ayun na o, lagnat na sinabi. Ano yung lagnat? COVID, debaksya, lagnat na alta presyo na abutin mo, atakin ka. Ayan ang marami nangyayari sa Bundugabaw. Hindi lang dito, buong daigdig. So, anong gagawin? Sumunod? O maparusahan? Sumunod. Maraming parusahan na ilagay dyan. Kung basahin ninyo, doon sa Deuteronomio, ang alawang aklat na pahayag ni Moises sa bundok ng Gerizim o bundok ng Sinai, nandun sa Deuteronomio 4:28-58. Deuteronomio 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo. O ano yung salot? Yung COVID. Dembaksya. Dengue. Ano pa? SARS. It's one by one. Take one. Ano ba yan? Alam niyo ibig sabihin yung SARS? Nahirapan kang huminga dahil maraming plema sa iyong baga. Oh, pag maraming plema sa iyong baga, ano sabi ng doktor? Pakialaman ng baga mo, indiksyonan, kunin yung tubig sa baga mo. Ang daming namatay dyan. Tandaan nyo ah, pag nawala ng tubig, malapit ka na mamatay. Dahil yun, ay lihim na kinukuha nila. Dahil yun ay vitamina sa katawan yun. Pwedeng ilipat. Kanino man, mahal ang bahan yan. Hindi nyo alam yun. So, itong mga bagay na ito ay nangyayari nung unang panahon hanggang sa ating panahon. Ano pa? At ang salot sa iyong binhi. Malaking salot at totoong malaon. O, anong salot sa binhi? Mga anak mo, kamag-anak mo, binhi mo lang yan. Darating sa kanila yung salot na yan. At walang makakagaling, kundi lang ang Diyos. Dahil yun ang sabi ng Diyos, doon sa Isaiah 57:15, walang makakagaling yan, kundi Diyos. Kaya na doktor, hindi mapagaling yan. Dahil may halo ang sakit na yan. Kung may SARS ka, may sapi ka, kaya ba yung doktor na palayasin yung sapi? Makita ba yung x-ray yung sapi? Halimbawa yung kanto, magkukulam, makita ba sa x-ray? Hindi makita yan. Dahil yan ang sinabi ni Pablo na kamangmangan lang ang karunungan ng tao. Nandun sa Corinto 1:19. Kaya napapaya sila ngayon dahil sa mga sakit na yan. Dahil nagmamarunong ang mga doktor. Mayayabang kasi porque nakadamit maputi, nag-graduate ng pagka-doktor. Pero kamangmangan lang sa kanila itong mga salot na ito na tinutukoy. Dito lang mo. Pasahin ko lang yung mangmang. Hindi. Doon sa ano, salot? 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Oh, ano nangyayari sa mga marurunong?
nagmamarunong lang. O, tingnan nyo. I-compine ka sa hospital, wala naman palang gamot. Wala palang gamot sa dengue. Wala naman palang gamot sa COVID. Bakit kaya i-compine sa hospital? Anong intensyon nila? Kwarta lang. Hold up yung gaya, yan ang tinatawag na legal hold up sa kanila. Maliwanag ba? Kaya yumaman na sila eh. Mayaman na sila dahil marami silang nabiktima na tao. Yan na. Alright. Sige, tuloy mo basa. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutan ito? Oh, ano yung matuwid nila? Sila lang daw ang first liner. Okay din na. Sila daw okay, may karapatan na manggamot. Kaya kinukumpay niya sa hospital para hindi kayo makapunta sa mga pain healer o albularyo man. Bakit may pain healer? Bakit may albularyo? May katangian yung mga yan at may kakayahan sa mga sakit na yan. Kahit na herbal lang, gagaling ang tao. See? Dahil sa kamangmangan nga ninyo, yan ang niyari sa buhay nyo. Nabiktima kayo. Kawawa kayo. Sito na mo. Hindi ba gaginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Ah, see? X-ray, hindi makita yun nun. Inkanto. X-ray, hindi makita yung magkukulam. Hindi kamangmangan lang. Ang karunungan ng Diyos, kamangmangan lang sa tao. Dahil yung mga tao, nakagaya namin, titignan ka lang namin, alam namin kung may sabi ka. Alam namin kung may sakit ka sa baga, may sakit ka sa bato, may sakit ka sa bituka. Tatawin lang namin kung ano sakit mo, alam na namin kung ano yun. Oh, so, kamangmangan lang, yan. Sa mga tao, dahil niluluko yun ang mga eskriba at mga paresyo na yan. May mga pinag-aralan, binubulatas lang kayo, naniwala kayo. If symptoms persist, consult the doctor. Mabuti pa yung iba. Bago po na sa doktor, magpatawas muna. Eh kayo naman eh. High class kasi kayo eh. Mayaman kasi kayo eh. May kaya kayo eh. Kayo. Puro doktor. Wala kayo tiwala. Sa mga pain healer, wala kayo tiwala sa albularyo. Hindi naman lahat ng albularyo ah. Dahil may albularyong palpak din naman. Tandaan nyo. May albularyong namimira din naman. May albularyong mahilig sa pera din naman. So, tingnan nyo yung mabuti. Siyasatin yung mabuti. May utak kayo, may mata kayo. Gamitin nyo sa wasto ah. Hindi yung, oh, punta ka rin sa albularyo. Maya-maya, gamot mo 5,000, maabot na 10,000 kalasag mo. Maraming ganyan. So, magpakatalino kayo para hindi kayo maging bobo. Kaya narito kami, kung makipagsabat kayo, bubuksan namin ang inyong kaisipan, imumulat namin ang inyong kaisipan sa wasto. Hindi namin ituturo sa inyo ang mali. Para marunong kayo gaya ni Kristo. Okay? Sento na ba? Size na lang. Oo. Size 57-15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan ng pangalan ay banal. O sino yun? Hindi ba Diyos yun? Paano man yung pangalan nyo na banal? Pwede. Dala ko, ang pangalan niya sa akin eh, Lord lang. Ama. O, yung iba, daming pangapangalan. Yahweh. Sa akin lang guha eh, Panginoon. O. Ama. Wala na iba, ibang pangalan.
Basta tawagin mo kanyang pangalan, magsisi ka. Pagkagalingin ka niya, situloy mo. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba. Kasi, time na naghihingalo ka na, bubuhayin ka pa, magpakumbaba ka lang. Maliwanag ha, magsisi ka lang. Eh kayo naman eh, wala akong kasalan. Hindi nyo aminin na kayo yung makasalanan. May mula pa nung bata kayo, di kayo nagsisimba. Ngayon lang ninyo matutuwa ng pagsimba. Di, ang dami nyo utang sa Diyos. Sintuloy mo. At upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kasi, bumuhay sa taong nagsisisi. Anong dahilan kasi? Ba't ginawa niya ganitong paraan na batas? Ito lang bubasa. Sa 16 na lang. Hmm. Sapagkat hindi ako nakikipagtalo magpakailanman. Oh, kasi nakikipagtalo kayo sa Diyos eh. Akala nyo kaya nyo miligtas sa buhay nyo. Sumalansang kayo, magsimba lang ayaw nyo. Oh, di ba makikipag-away kayo? Pag tumanggi ka, nakikipagtalo ka na. Kala mo, kaya mong iligtas sa buhay mo. Wala ka palang kalam-alam. Punta pa sa doktor, mapanganib ka pa. Sintuloy mo. O mapupuot man akong lagi, sapagkat ang diwa ay manglulupay-pay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. O sige, lahat ng tao na ginawa niya, manlulupay-pay riyan dahil mangangayayan, di makakain, di makatulong. Ano pa? Manghihina ang kanyang katawan, manglulupay-pay kayo talaga. Bakit? Anong kadahilanan? Ano ba? Dahil sa kasamaan ng kanyang kasakiman. O, see? Di ba kayo sakin? Lahat ng araw gusto nyo, pati Linggo, magtrabaho kayo. Linggo, maglakwat sa kayo. Di ba kayo sakin? Yung Linggo, araw ng Diyos yun. Na dapat ipangilin, sumamba. O, dahil sakim ka, gusto mo pati Linggo maghanap buhay ka. Di ka sakim, yan ang dahilan kung bakit pinaparusahan tayo ng Diyos dahil kasakiman ng tao, gahaman, kung tawagin, buhaya, kanya lahat. Ano ba? Dahil sa kasama ng kanyang kasakiman, ay napuot ako at sinaktan ko siya. Aking ikinubli ang aking mukha at ako'y napuot. O, okay. Sige. Dahil sa galit ng Diyos, sinaktan ka ng sakit. Hindi mo papagaling ang sakit. Tapos magsasalita ka laban sa Diyos. Kung may Diyos, bakit ako'y naparusa? Bakit ako nagkasakit? Maraming ganyan. Pati mga alagad namin, nagreklamo pag masakit. Ganun din kayo, reklamo, reklamo. Pero hindi alam na may batayan ng Diyos na marusa sa inyo. E tuloy. At siya yumaong nang hihimagsik ng lakad ng kanyang puso. O, magtatampo pa. Hindi mo ako pagaliin. Umayo ko na sa iyo. Hindi ka gumaling agad, magre-reklamo ka. O, ano ang sabi ng Diyos? Tuloy. Aking nakita ang kanyang mga lakad at paggagalingin ko siya. Oh, kung matuwid na ang lakad mo, masunurin ka na, tinanggap mo ng kasalanan mo, paggagaling ka niya dahil nagsisi ka, tatanggapin niya dahil patatawarin niya ang mga nagsisisi. Doon, nasa kanya, nasa ang kapangyarihan niyo, nandun kay Jesus, na sino man sumampalataya, Jesus ay hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng buhay walanggan. Bakit? Dahil hindi niya sinugo yung kanyang anak para hatulan na sa libutan. So, kanino tayo magtiwala? Kay Jesus. Asan si Jesus ngayon? Nandun sa San Juan 17:24. Dahil yan ang hiniling niya sa Ama.
nung buhay siya sa Maulupa. San Juan 17:24. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Saan siya naroon? Sinasad ba ninyo? Binanggit kanina, nandun sa taong umiibig sa kanya at nanirahan siya doon. Nanahan siya doon. So, namin niyo siya. Kung saan siya naroon, lumuon kayo. Kung wala sa simbahan, layasan niyo yan, simbahan na yan. Maliwanag ba? Kung wala sa inyong relihiyon, iwanan niyo relihiyon niyo. Dahil yan ang binigay niyang mga aral na ang kaharian ng langit ay parang kayamanang natatago. Nandun sa San Mateo 13:44. Mateo 13:24. 44. Dahil yung kaharian na yun, yun ang kanyang tinirahan, yun ang kanyang kaharian. Ang tawag namin ngayon ay Kingdom of Heaven. Ituloy. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kalagayay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Oh, nakita nyo na. Ganyang kahalaga ang kaharian ng langit, ang kinaroonan ng Diyos. Pinamakahalagang bagay, gaya ng ginto na natatago sa bukid. Pag nakita mo, bilin mo yung bukid na yun, ang kinin mo yung ginto. Talinghaga lang yan, ha. Ngayon, sa panahon natin, saan naroon ng Diyos? Nasa bukid ba o nasa tao? Alright. So, kung makita nyo sa tao, nandun siya. Huwag na niyong iwanan. Ipagbili niyo lahat ang tinatangkil. Pati reliyon mo. Ibenta mo na. At bilin mo na yung reliyon na nakita mo. Na kinaroonan niya. Waliwanag ba? Para hindi kayo tawagin ni Pablo na mangmang na mga taga-Pilipinas. Alright. So, kung saan naroonan Diyos, doon kayo. Dahil doon sila nanilan. Doon sa isang taong umiibig sa kanya. Maliwanag ba? So, para sa ganun, hindi niya tuluyin yung paglipol, yung pagbigay ng parusa sa katauhan kung tayo matalimain at isinugo niya kanyang anak para ituro tayo ng matuwid. Sino man sumampalatay sa kanya, hindi mapahamak, hindi ba ganun? Nasaan na rin yung anak ngayon? Kung saan na rin yung anak, nandun din yung ama, tandaan niyo. So, pasimulan nyo hanapin ngayon ang Diyos. Dahil yan ang tungkulin nyo. Ha, nandun sa Ponyas, dos uno. Sa Ponyas, dos uno. Pamagat, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahihiyan. O, ano ibig sabihin walang kahihiyan? Walang hiya kayo talaga. Bakit? Diyos ang ama nyo, Diyos ang naglalang sa inyo, wala kayong respeto at hindi nyo siya hanapin. Mga tanga kayo. See? Dahil bago dumating ang kakilakilabod niyang galit na pagpatay, yan ang sinabi niya. See, tuloy mo. Bago ang pasyay lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga amo sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang katulan. Oh, ano ibig sabihin yung maamo? Religyoso rin kayo eh. Malasamba rin kayo eh. Pero walang Diyos sa sinasamban ninyo. Hanapin nyo kung saan siya naroon at doon kayo sumamba. Dahil yun ang sinabi niya doon sa awit ni David 99:5. Bago dumating ang kakilakilabot na pagpatay niya, hanapin na niyo siya
ipakita nyo yung matuwin nyong gawa. Magbago na kayo at tayo liiligtas siya lahat. Thank you, Lord. Sige. Awit 99.5. O, yung pamagat muna. Pamagat. Pagpuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan sa Israel. O, see? Kung di siya mahabagin, hindi niya sinugo si Jesus. At kami, hindi rin hinira ngayon sa ating panahon. Kaya mahabagin siya, kaya hinalal kami na tagapagligtas, tagapayo. Ituin namin ang mga nagkunglan ginagawa ninyo para hindi kayo mapatay ng Diyos. Kaya na, sigo na. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Oh, you know, saan nakatungtong? Hindi nyo alam? May kayo, mga bambobo kayo talaga eh. Nakatungtong siya doon sa tao na nagmamahal sa kanya. Kung sino may tao niya, hanapin nyo. Dahil nandun ang Diyos nyo. Kamukha ni Jesus. Nung sinabi ni Jesus, ang Diyos ay nasa akin, may naniwala ba? Wala. Dahil marurumi ang puso nila kaya hindi nila makita ang Diyos. Ang nakakita lang ay si Juan Bautista. Nung bumaba ang Diyos kay Jesus, siya nagdeklara na ito ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng salimutan. Naalis ba niya kasalanan? Hindi niya naalis dahil siya ang inalis. Pinako siya sa krus, di ba? Bakit pinako mo sa krus ang isang taong mahabagin sa kapwa-tao? Ulol, yung mga tao gumawa nun. Una na si Pilato na huwes, hukom. Hukom siya, matalino ha. Pero pagdating sa spiritual, bobo siya. Bagay, sinabi rin niya eh, walang kasalanan nito ang tao. Walang kasalanan ng taong ito para patayin. Anong pinagsigawan yung mga tao? Kung di mo ipako sa krus yan, hindi ka namin kaibigan. Sinong pinakinggan niya? Yung pasya niya o yung pasya ng mga taong ulol? Yung pasya ng mga tao, sinunod niya. Kaya naghugas siya ng kamay eh. Bahala na nga kayo dyan. Wala akong pakialam dyan. Ganyan ba ang mga hukom sa lupa ngayon? Ha? Kapag hindi mo malitis yung kaso, ipaubaya mo sa tao ang paghatol, samantalang nasa iyo ang responsibilidad para mapasya ng isang matuwid na pasya. Ganyan ba kayo, kamukha ni Pilato, maghugas ng kamay, tumanggap ng suhol? Bagay, si Pilato, hindi tumanggap ng suhol eh. Naghugas lang ng kamay. Ibig sabihin, para malinis ang papel niya sa mundo ibabaw. Pero hindi niya alam. Tanga siyang hukom. Andan niyo ha. Alam niya, papatay na, hindi pa niligtas. Bilang hukom, manindigan siya. Ganon din ba ang mga hukom sa lupa? Kamukha yun, labanan doon sa Port Bonifacio, sa Court of Justice, ayaw at apirmahan ang Supreme Court, yung hinihingi ni Valeros na bawal ang magpabakuna. Hindi ata pinirmahan yung juez, kaya hanggang ngayon nandun pa sila. Sarapan ng Supreme Court, naghukom ka pa. Naging judge ka pa. Kung susundin mo lang naman ang kalooban ng karamihan, nasa gobyerno, ayaw pumirma. Mag-isip-isip kayo ha. Lahat kayo ng mga hukom sa lupa, yan ang sabi ni Haring David. Sa Awit, Kapitulo 2. Kaya kayong mga hukom sa lupa. Mag-isip-isip na kayo. O baka naman nakaupo kayo sa posisyon. Naghihintay ka lang kayo ng sweldo. Wala kayong pakialam sa kapwa nyo. Dahil may pera kayo, hinihintay. Sweldo lang, hinihintay ninyo. Yung kapakanan ng tao, ayaw nyo. Susundin nyo yung utos sa karamihan, huwag kang pipirmo.
kung pipirma ka, tatanggalin ka namin sa posisyon mo. Ayaw matanggal sa posisyon? Yan ang nangyayari. So, itong maaral namin ito bilang babala sa inyo dahil ang darating ang panganib. Yung binasa namin sa Levitico. O, binasa namin sa Deuteronomio. O, ituloy mo, Deuteronomio, kung anong mangyari. Ano nakalagay doon? Kung gano'n ang Diyos, pinarami na tayo, tuwang-tuwa siya ng parami niya tayo, ang daming tao, ganun daw nagagalak ng Diyos. Pag ipalipol tayo, gusto yung ganyan, ipalipol niya tayo, at makakaunti lang sa bilang matira, huwag na huwag mangyari, dahil umiyak na nga ng Diyos eh, dahil sa pinapatay niya ang mga anak niya, dahil sa kasuwailan. Dito lang mabasa doon sa Deuteronomio 28. Kung paano nagalak ang Diyos na tayo maramihin? 60. Sa 60? At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinakatakutan at kakapit sa iyo. Ano yung sakit sa Ehipto? Gusto nyo balik uli? AIDS. Ayan, hinula na naman. Babalik daw yung mga sakit na AIDS. Nanggaling sa Ehipto yan. Sige, tuloy mo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. O, see? Yan, ganyan kabagsik ang Diyos pag tayo'y hindi umibig sa Kanya. Dahil sinabi niya doon sa Eksodo, papagpakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin. So, ibigin nyo ang Diyos ngayon. Ha? Pasimulan nyo na, tumalima. Baka sakaling bawiin niya ito ang kanyang mga pasya na ito. Alright, gayain nyo yung Ninibe. Nung sinabi ng Diyos na lipulin niya Ninibe, sino inutosan niya? Hindi ba si Jonas? Ano nakarating sa Ninibe? Yung pasya ng Diyos na bago, di ba? Hindi natuloy yung paggunaw ng Ninibe. Bakit? Dahil naniwala yung gobyerno ng Ninibe sa hula. Eh ngayon, sa ating gobyerno, naniniwala ba sila sa hula na yan? Wala. Anong ginawa yung mga gobyerno sa Ninibe? Nag-ayuno sila, nagdasal sila, nagbuhos pa ng abo para malaman yung mga nag-ayuno hindi umalis sa kanilang ginaroonan. Habang hinihintay nila kung ano resulta ng kanilang panalangin. So, nagresulta, hindi natuloy. Yung paggunaw ng Ninibe dahil sa isang propeta na si Jonas naghayag naniwala ang tao. So, itong hinayag namin sa inyo ito, mga salot na darating sa Pilipinas, maniwala ba kayo sa amin? O gusto nyo matuloy? So, gawin ninyo ang ginawa ng mga tao ng Ninibe. Magdasal kayo. Magsisi na kayo. Baka sakaling bawiin ng Diyos ang kanyang mga pasya. Okay? So, mahaba na ito masyado. Baka kayo mainip. Marami pa ako sasabihin. So, sana magbalik loob na kayo sa Diyos, ha? Tumalima na kayo sa banal na Ebanghelyo para ang Diyos naman ay magalak at kung ano man ang kasalanan natin, patatawarin tayo dahil yan ang sabi niya doon sa Isaiah 57:19. Ano sabi niya? Peace na tayo, ha? Peace. Ano ibig sabi yung peace? Magkasundo na tayo dahil kung di kayo makikasundo sa Diyos, reconcile kung tawagin, hindi niya tantanan tayo sa parusa. Diba sa 50 ha? Wala na. Patay.
Ba't hindi sila?